Diyos, God Life po. Una po sa lahat ay aking kinikilala ang dakilang lumikha na siya po ang liwanag, na siyang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay po sa ating lahat. Una sa kanyang nilikha ang langit, siya po ang Diyos Ama. Pangalawa ang lupa, siya po ang Diyos Anak. At pangatlo, ang katawan ni Adan, siya ang Diyos Espiritu Santo. Akin din kinikilala ang nilikha ni Adan, siya po si Eva, Diyos Espiritu Santa. At kinikilala ko ang Divino Personal ng Diyos Ama, Ama Marteniano, Managelo, Tamagan, Talosig. Kinikilala ko ang Divino Personal ng Diyos Anak, Inay Maria Conchita, Santiago, Ilagan. Akin din pong kinikilala ang Divino Personal ng Diyos Espiritu Santo, ng Divino Personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan, na sila po yung nagbigay sa atin ng buhay, at sila rin po yung nagbigay sa atin, ang magbibigay sa atin ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginawaan. Akin din pong kinikilala ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama si Dalmacio Vilma at ang aking ina si Vilma Dalmacio. Sa lahat po ng mga nagsasaysay ng salitang Diyos, God Life po sa ating lahat. Ako si Alma na narito sa Motherland sa Kanyang Jerusalem, parang kay San Manuel na Gilian Isabela. So, God Life po sa ating lahat, mga kapatid ko. Ngayong araw po na ito ay araw ng Linggo, fiesta po ng Linggo. At aming pong gagamitin ang araw po na ito upang kami ay makapagsanay o kami ay magsanay na magpaliwanag sa iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipakilala namin ang iisang Diyos na walang iba kundi siya po yung liwanag o siya po yung araw, mga kapatid ko. At alam nyo, sa mga kapanahonang ito, nagre-reply, no? Kasi pinapaalala sa akin yung mga post ko pala na yon, kaya pala may mga nagko-comment na ganyan. Kasi yung mga post ko na yan, isang taon na. Nagsimula pa noong December 3, may mga nagpa-follow na yung mga one year ago, mga memory, something, mga ganyan na. And isa mga dito, yun nga yung isa sa mga post ko na kahit ayaw yung tanggapin, ang tunay na Diyos ay ang liwanag o siya yung araw, na siya yung lumikha ng langit, lupa, Adan, at siya ay konektado. Itong liwanag na ito o itong araw ay konektado siya sa ating, sa mga buhay at mga walang buhay. Konektado yon. At ang koneksyon natin ay ang init ng ating katawan. So, there is something like na siguro itong kapatid ko na ito, is hindi niya nakita yung mga, talagang itong mga usapang ito noon, is talagang napakamatitindi. One year ago na ang nakakaraan. Bakit? Kasi nga, na-surprise ang lahat na ngayon mayroon lang nagpapakilala sa araw na siya yung Diyos. Which is nga sa bagay, sabihin mo siguro sa akin, hindi ako na-surprise kasi nga, sabihin mo siguro, mga sabi kasi nila, mga sinaguga or something doon sa mga lugar ng ganyan, ay dinidiyos nila ang araw. So, sinasabi nila, yun nga, lumabas yung mga salita noon na ikaw, si ganito, ganito, ganito ka, na ikaw, itatayo mo ulit ang sinaguga, sa mga ganyan. But then, kaya nga sabi ko sa inyo kahapon, yung salita kasing Diyos, kung yalin tulad natin sa aklat, title ito ng aklat. Okay? So, kaya nga dito mga kapatid ko, yung salita kasi na Diyos, sabi ni Ama Martiniano at Inay Conchita, walang nakakilala sa Diyos. Bakit? Sapagkat yung salita lamang na Diyos. Likewise, sabihin natin, okay, yung presidente natin kasi yung pinakasikat ngayon, no? Rodrigo. So, tapos na ba? Kilala mo na ba si Rodrigo Roa Duterte? Marami siyang kwento. Ano to? Nag-aral siya sa ganito, nag-aral sa ganyan, nakapag-asawa ng ganyan, nagkaroon ng anak ng mga ganito. Ano, marami. So, ibig sabihin, yung pangalan o yung salitang Rodrigo Roa Duterte is only a title. Or is a name na mayroong mga kwento ito.
kwento. Ano yung kwento niya? Kwento niya, siya ay anak ni ganito at ni ganyan. No? Ilan ang mga kapatid niya? So, mayroon siyang kwento. So, kung ang salita din na Diyos, mga kapatid ko, yung salitang Diyos pa lang, title pa lang yan, o pangalan pa lang yan, or kung sana, sa isang bahay, door. Ito ay door. Pintuan. Na pagbukas niya ng pintuan, mayroon yung sala. Then, darating ka, may kitchen, may mga bedrooms, kung ilan ang bedrooms. Ito po, mga kapatid ko, ay pintuan pa lamang. Okay? So, ang salitang Diyos ay pintuan pa lamang na, o ibig sabihin, kailangan pa lamang kilalanin natin siya. Hindi pa natin kilala doon. Kaya nga, kailangan pumasok tayo at kilalanin natin. And then right now, kaya nga, yun nga, 1 year na po na may nagpapakilala na ang tunay na Diyos ay ang araw. Ang tanong, paanong naging araw ang Diyos gayong? E kanya sa lumang tipan, sabi niya, likhain natin ang taong kawangis natin. So mayroong may nagsasalitang yan. No? Kaya nga sabi ko sa inyo the last times, ang mga previous na mga ano namin, ang libro Biblia, nasulat yan 934 years na ang nakakaraan. 935 years pa lamang magsisimula na susulatin nila yung libro Biblia. Ano ang mga naganap sa loob ng 934 years? Wala kayong kaalam-alam diyan. Kaya doon sa una pa lamang sa Genesis na sinasabi nila, nagsimula na ang mundo, sabi niya, ay gusto-gusto upawang kadiliman, doon pa lamang maglilikha ang Diyos e kanyo at lilikha niya ang araw. 934 years na, bakit nagkaroon o bakit kung titignan natin, ang Diyos ay liwanag paanong kadiliman ang nauna? Sapagkat noong 934, doon pa lamang nagsimula, mga kapatid ko, na magkaroon ng gabi. Dahil 934, doon nila sinakdal si Amang Adan. Kung kaya sa panahon ng pagsakdal, 934, doon pa lamang first time nagkaroon ng gabi o nagkaroon ng dilim. Kaya anong ibig sabihin ng dilim? Ang kahulugan ng dilim ay kasalanan. Yun po yun. Mga kapatid ko, so doon kayo nagsimula sa dilim. Sa dilim kayo nagsimula. 934. That was 934, mga kapatid ko. So paano ng 934 nagsimula ang dilim? Ngayon, paano nangyari? Dito pa lamang. Dito pa lamang palang tunay nagsimula, nagkaroon ng dilim, nagkaroon eh kanyo ng linikha niya ang araw. Ngunit doon sa kwento na yun namin, 934, sinaktan si Amang Adan, mga kapatid ko, nagkaroon ng, actually hindi lang dilim. Dito pa lamang, nagkaroon po ng unang-una, nagdilim. Nagdilim. 934 yan ha? 934. Okay, yung kwento natin kasi pumasok kayo sa Biblia, 934 ang simula. 934, unang pagkakataon, nagkaroon ng dilim. Anong nangyari? Sinakdal nila si Amang Adan. 934. Nagkaroon ng dilim. Okay. Next ng dilim, so parang kumbaga, kasi ang sabi nila, hinuli si Amang Adan, isinakdal ang tao na wala daw disiplina. Oh, awan lang lang na, awan disiplina na. Yan. Bakit sinabi nilang walang kadisiplina si Amang Adan? Sapagkat sabi ni Ama Martiniano, nung kapanahon ng yan, ang kanyang mga anak ay mayroon ng mga beste. Naka-Amerikana, naka-besti na. Maayos na yung pananamit nila si Amang Adan, nakabahag pa lamang. Imagine mo, ano ba sasabihin? Pag ang naka-besti, pag kayong abogado, alam mo naman yung attire ng abogado, di ba? Sa korte, das pupunta yung isang kalinga na nakabahag lang, ano sasabihin nila? Di awang mila daydayaw na, di mila kinagbadaw. Kima pang korte. Kaya tinawag nila si Amang Adan. Nga awang disiplina na sapagkat nakabahag noon. Ayon sa kwento ng personal ng langit na pinatutuhanan ng personal ng lupa. Inay Maria Conchita Santiago Ilagan at Ama Martiniano Managelo Damagan Talos. Mga kapatid. So, ito na. 934 kayo nagsimula. 934. Nagsimula. Mga kapatid ko. Alam nyo kung ilang taon?
na sinulat ang libro Biblia, mga kapatid ko, sinulat po yan 66 na taon. Ang 66 na taon, sinira niya yung 934 na taon. Tinan mo? Sinira niya yung 934 na taon. Bakit sabi ko sinira niya? Sapagkat ang usapan, 1,000 taon ni Amang Adan. Yun yung usapan. Buhay na walang hanggan. Kaginhawaang walang hanggan. Walang katapusan. Yan ang pangako. Kaya sabi ni Amang Martiniano, noon na kwento ni kay Amang Adan, sabi niya, kailangan makilala nila. Kailangan na maka... ano ba tawag dito? Kailangan na... mahintay nila hanggang 1,000 ni Amang Adan. Pero hindi nga nila nahintay kasi 934, sinakdal na nila si Amang Adan. Anong kasalanan ni Amang Adan na isinakdal nila siya? Isinakdal si Amang Adan dahil sa salitang Diyos. Mga kapatid, isinakdal si Amang Adan dahil sa salitang Diyos. Bakit nila sinakdal si Amang Adan sa salitang Diyos? Dahil, ito gagamitin na natin ito. Gagamitin na natin ito. Ginagamit na namin, ginagamit nyo na. Ngayon, question sa inyo. Question yan noon kay Amang Adan. Dahil ang sabi ng kanyang mga anak, no? Mga angkan ni Amang Adan. Sinong mga angkan ito? Sila si September, October, November, at si December. Mga kapatid ko. Itong apat na ito, sila din si Amerika, si Roma, si Inglaterra, at si Egypto. Sila din ang apat na yan, ang doktor, ang doktor, ang abogado, ang teacher at ang pare, sila din yon. Tingnan mo, ang dami nilang pangalan, ano? Hindi lang Swiss account ang binabago ang pangalan, kundi pati din sila. Sila din si Judas, si Barabas, si Satanas at si Birago. Alam niyo kung sino doon ang Satanas, mga kapatid ko, yun yung pare. Sino doon ang Birago? Yun yung abogado. Mga kapatid ko. So, kailangan po natin na malaman. Kaya dito, mga kapatid ko, ipinapaunawa namin, ipinapaliwanag namin. So, sabihin nyo, hindi totoo yung kwento mo na yan. Kasi walang kumbaga, wala kang basihang tipan. Talagang wala pong basihang tipan. Bakit inuulit ko? Kasi 934 nang nakakaraan, gagamitin pa lamang. Kailan lumabas ba ang Biblia? Lumabas po ang Biblia, 1,000 taon na ang nakakaraan. 934, 935 nang simulang gawin ang libro Biblia. Natapos ito, 1,000 taon na. 66 na taon, mga kapatid ko. Ngayon, big 66 na taon, naghintay pa sila ng 1 taon. Upang ilabas ang libro Biblia. Kasi umaasa sila na si Amang Adan babalik dahil ang sabi niya, 1,000 taon ko. Pero hindi po bumalik si Amang Adan hanggang ngayon. Ngunit balikan natin, ano nga ba ang kaso ni Amang Adan, bakit nila siya sinakdal? Isinakdal si Amang Adan sa kasalanang hindi niya napatunayan o hindi niya naipakita ang Diyos. Na sinasabi niya. Kasi ang tanong is ganito. Sino ang Diyos? Ano ang Diyos? At pinakamatindi sa lahat, ipakita mo sa amin ang Diyos na yan upang maniwala kami sa inyo. Sa iyo. Yun yung salita. Yun yung kumbaga, the fulfillment ng tanong kay Amang Adan. Kasi sabi niya ng Amang Adan, nung kapanahon na yon, mula pa 800 years, nagkaroon na ng kasalanan. Nagmula na nagkaroon ng kasalanan ang mga anak ni Amang Adan noong no? Noong naibindisyon na ang talino ng bawat isa sa kanila. Naibindisyon. Bakit naibindisyon? Kasi nga, sinasabi nga ng mga kapatid ko nung kanina nung sabi. Noon, mga kapanahonan ni Amang Adan at ni Inang Eva, ang mga anak nila, mga kapatid ko, sila ay mga mababae. No? Mapapasensya, makonsensya, at mapakpakumbaba. Na singpet, na pasensya, na anos, na iimada.
no? Kumbaga ito yung mga ano bang tawag dito pagka naimma kasi. Nadayaw ti panagsauda, nadayaw ti panaggarawda. Nanakman. Yung Tagalog niya po. Sila po mga kapatid, so napaka kumbaga very responsible sila sa mga bagay na ginagawa nila. Nananakam da. No? So being very responsible po sila sa mga pinaggagawa nila, siyempre natuwa ang ama, Adan at ina Eva. Pero katulad niyan, sa mga bagay na yan, sabi nga nung kapatid ko, awan ang muda, wala silang alam. Hindi nila alam na sila ay magkakapatid sila. Hindi nila alam, basta DJ agdidinayaw da. No? Yun, nagbibigay po sila ng respeto sa bawat isa, pero hindi nila alam na magkakapatid sila. Hindi rin po nila alam na, ano ba tawag dito? Hindi rin po nila alam na si Amang Adan ang ama nila. Kumbaga parang tinatawag lang ng ama dahil yun yung salita. Kumbaga kasi kung siguro si Ina Eva noon, ama ang tawag niya kay Amang Adan. Kasi ganun naman ang mag-asawa, eh, di ba? O. Pag ama at ina ang tawag, yung nanay, tatawagin niya yung tatay ng ama sa harap ng mga anak niya para tularan. Para tularan, mga kapatid ko. So, ito, ama ang tawag niya, ama ang tawag nila kay Amang Adan, ina ang tawag nila kay Inang Eva, ngunit hindi nila alam, magpahanggang ngayon, kung paano nila naging ama si Amang Adan at ina si Inang Eva. So, wala silang alam, kundi yung kabaitan nila, sinusunod na lang basta nila kung yung kabaitan ni Amang Adan, sinusunod na lang nila kung ano yung makita nila, kumbaga parang sunod-sunuran sila, mga kapatid ko. So, sinusunod lang nila kung ano yung gagawin ni Amang Adan, sinusundan nila kung ano yung ginagawa ni Inang Eva, sinusunod nila. Ngayon, being sinusunod nila, ang ninais ni Amang Adan at Ina Eva ay makilala nila ang Diyos sa mismong isip nila na sila yung umunawa. No? Kagaya ng magulang sa anak, hindi mo kailangan at hindi mo po pwedeng ituro sa anak mo na irespeto kanya na ikaw yung ama niya na tingalain kanya being ikaw yung ama or ikaw yung ina, hindi. Kasi yung respeto ng anak, no? Sa magulang, magsisimula yan sa puso at isip niya. Irerespeto niya yung magulang niya dahil magulang niya sila. No? Irerespeto ng anak ang magulang niya dahil sa kabaitan or anything na magandang bagay na makita niya sa magulang. Ngunit yan po, ang respeto ay hindi pwedeng bilhin at hindi rin pwedeng ipagbili. Yan ay kusang dumarating o tumutubo sa isip at puso ng isang tao. So yan ang gusto ni Amang Adan, na makilala sila. No, makilala ng mga anak niya si Amang Adan at si Ina Eva, at syempre ang dakilang lumalang o dakilang Diyos. Yun po yung nais ni Amang Adan, mga kapatid ko. Kung kaya't sa kabaitan nila hiningi niya sa dakilang lumalang na ibindisyon sa kanila yung katalinuhan nila. So tama nga yung Diyos, yung Diyos mismo ang nagibindisyon, mga kapatid ko, ng katalinuhan sa bawat isa sa atin. Sa kanya mismo nagmula ang mga ito. But then, kagaya nga nung sinabi ko nga, yung katalinuhan na yan ay hindi nagamit o hindi nila ginamit na makilala si Amang Adan at ng Diyos, kundi ginamit nila ito upang sirain si Amang Adan mismo. Yun na nga yung naganap. 934, mga kapatid ko, naganap ang sakdal. Dito na nila plinano, dito na nila gustong gawin, mga kapatid ko, na sirain si Amang Adan. Kung kaya't nagkaroon, no? Nagkaroon po ng, kumbaga ito, hinuli si Amang Adan, ipinirada nila sa plaza. Anong tawag mo sa plaza? Plaza ang tawag nila
kasi nga ang lupa, tunay na siya po yung plaza, kasi ito po mga kapatid ko, ang lupa ay even siya, napaka-even. Hallelujah, mga kapatid ko. Kapatadan. Ang kapatadan po ay hallelujah, mga kapatid. So, being ito nga, kapatadan, ipinarada nila si Amang Adan at sinabi nila, saksihan niyo ang tao na walang disiplina. No? So imagine mo yan, ipinarada nila si Amang Adan na walang alam. Sabi nila, walang alam si Amang Adan. Mga kapatid ko, so hindi na. Kaya tingnan mo, magbuhat pa noon sa simula, wala pang nakakilala kay Amang Adan, wala ding nakakilala sa Diyos. Kaya yung salita ni Ama Martiniano, tanging ang Diyos lamang ang nakakakilala at nakakaalam kay Adan at tanging si Adan lamang ang nakakilala sa Diyos. Mga kapatid. So bakit nga ba hindi nasagot? Hindi inilalantad ni Amang Adan kung sino ang Diyos? Sapagat hindi niya pwedeng aminin. Kaya nga hiniling niya na may bendisyon ng talino upang kusa sa puso at isip nila na makilala siya at makilala ang Diyos. Kung kaya't hindi niya pwedeng sagutin. Ano ang sagot nga ba nito? Mga kapatid ko, sapagkat ang sagot ng tanong na yan ay doon pa sa simula. Noong ang liwanag ay nagkatawang tao o nananahan kay Amang Adan, na doon na nagsimula ang salita na nagsabi si Amang Adan, sino ako? Dito na po nagsimula. At sinagot ng tinig ng sabi, ikaw si Adan. Sinagot, tinanong ulit, sino ka? Ang sagot niya, ako ang Diyos. Okay. So saan nahanapan, saan yung tanong, saan yung sagot? No, yung salita din na, sino si Adan, sino yung Diyos? Noong pong nilikha o noong pong nautusan, inutusan si Amang Adan, no? Na lumikha siya ng kaparehas niya, ngunit naiba sa kanya. Kawangis niya na naiba sa kanya. Ito si Eva. Nang sabihin sa kanya ng tinig na sabi, lumikha ka ng kawangis mo na naiiba sa'yo. Anong sagot ni Amang Adan? Ang sabi ni Amang Adan, wala akong kapangyarihan sapagkat ako'y nilikha lamang. Ngunit ang sabi ng tinig, ang kapangyarihan ko ay kapangyarihan. Kung kaya, mga kapatid ko, si Amang Adan, yun nga, laging naikukwento, pumunta siya sa tubig at dito na. Lumikha siya ng kawangis niya na naiba sa kanya. Ito si Eva. So balikan natin mga kapatid ko, ibig sabihin, itong dakilang lumalang, tumahan siya, nanahan. No? Kaya yung salita namin, si Amang Adan, ang templo, ihemplo, mostra ng dakilang lumalang. Imagine mo yun, siya ang templo, ihemplo, mostra ng dakilang lumalang. Mga kapatid. So, dito na, titignan na natin yung salitang templo, ehemplo, mostra. Balikan natin yung tanong. No? Balikan na natin yung tanong. Kung tunay ang mga sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Diyos. Ngunit hindi ilinathala, hindi pinahayag ni Amang Adan na ako na yun. Bakit? Napakatindi nung salita na, ang kapangyarihan ko ay kapangyarihan mo. Ang salita ay nanahan kay Amang Adan, ibig sabihin si Adan ng templo, ehemplo, mostra ng Diyos. Ngunit hindi niya po pwedeng sabihin, ako yung templo, ehemplo ng Diyos. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Kaya nga hiningi niya na maibindisyon yung katalinuhan para makilala siya at makilala yung Diyos. Hindi yung sagutin ng ganon, diretso. Sila yung mismong kikilala. Silang isang kikilala. At sino itong tinatawag ko na dakilang lumalang? Ito po yung liwanag. See? Balikan natin. Yung sinabi, kaya nga sabi mo, sinabi itong sa unang tipan na sinasabi nyo, kailan yung unang tipan na yan? 800 years, ay 934 years na sinimulan, natapos yan.
66 na taon. Ang napakadami na. Ang nangyari, mga kapatid ko. Kaya doon pa lang, nakapasimula pa lang. Bakit nila sinabi, ika-6 days, linikha si Adan? Kasi hindi nila kilala si Adan. Bakit nila inilahad na si Adan galing sa lupa? Dahil wala silang pagkakilala kay Adan. Mga kapatid ko, dahil yung salita noon, nung tinanong nila kung sino ang kanyang ama, itinuro niya ang langit. No? Kung sino ang kanyang ina, itinuro niya ang lupa. Ngunit hindi niya sinabing, yun ang kanyang ama at ina, at yun ang kanyang pinagmulan. Hindi. So, kaya nga dito ngayon, mga kapatid, ilinalahad namin na bakit gano'n? Kayo, nagbabase kayo sa libro Biblia, huli na po siya. Huli na. Kaya I always emphasize, kasi lagi nilang sinasabi nung sa akin, wala naman kayong libro Bibliang basihan. Ang tanong ko, sinong nauna? Yung libro o yung tao? Malalim po ang kahulugan yan. Malalim po ang kwento yan. Ano yan? Nauna ang tao. Ibig sabihin, tao lamang ang gumawa sa libro Biblia na yan. Hindi sinulat yan ng Diyos. Mga kapatid ko, ipinipilit ninyo na yan daw, ipinipilit ninyo mga kapatid ko, na yan daw na libro Biblia ay isinulat ng mga apostoles, no? Na binili ng Diyos na isulat. Pero alam niyo ba na mismong naririyan na kasulatan at katibayan na sinasabi niyan na yung mga the chosen na sumulat niyan, hindi lahat ng mga sinabi o hindi lahat yung naibindisyon sa kanila ang isinulat nila, kasi mayroon din sila na mga sariling mga kuro-kuro at mga sariling mga kwento na isinulat niya. Nandiyan sa kwento niya, mga kapatid ko. So, being ito, sasabihin mo siguro sa akin, sa muyan na lamang, sa muyan nakuha. Narinig ko yan, napanood ko yan sa mga, alam nyo, mga kapatid ko, ang kapatid nyo pong ito, hindi naman ibig sabihin na against ako sa Bible, eh, hindi ko na pinapakinggan yung mga misa ninyo, yung mga pangangaral ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, marunong din ako makinig. Mga kapatid, kaya nga sabi ko, o tina mo, pinapatunayan pa din nila ngayon na tao ang gumawa nito. Tao ang nag-confile nito. Kasi ang salita, kung ipinasulat ng Diyos ang aklat na yan, tingnan nyo ha, sabihin ko yun sa inyo, kung totoong ipinasulat ng Diyos ang libro Biblia na yan sa mga apostoles na yan, ang Diyos po nalikha niya ang langit, nalikha niya ang lupa, nalikha niya ang katawan ni Adan, yung libro Biblia ninyo, hindi niya kayang likhain? Imposible naman siguro yan. Kaya lang, mga kapatid ko, ang katotohanan niyan, hindi linikha ng Diyos niyan, at hindi rin kagustuhan ng Diyos ang libro Biblia ninyo yan. Kaya sabi ko, mga kapatid ko, ito pa, no? Sigurado malapit na naman din yan mag 1 year, no? Ano sabi ko? Ang libro Biblia ay sa Romano Katoliko, ngunit hindi sa Diyos. Napakadaming ano yan, mga kapatid. Ang dami niyang, ano tawag dito? Ang daming mga comment mo niyan, no? May mga comment pa nga umabot ng thousands, no? Thousands na mga komento, na ang daming mga bagay na mayrami pang, dahil sa mga kwento na yan, ang libro Biblia ay sa Diyos, ay libro Biblia ay sa Romano Katoliko, ngunit hindi sa Diyos. May mga nag-block din sa akin dyan, dahil ipinipilit nila na ang libro Biblia daw ay hindi lamang sa Romano Katoliko. Kaya tinatanong ko, kung hindi lang sa Romano Katoliko ang libro Biblia na yan, ano nga rod sa iyo? Ikaw ang gumawa niya. Ang Romano Katoliko, 1,899 years na. Ikaw ilang taong ka pala?
Ang libro Biblia sa Pilipinas, 500 years na. Ikaw, ilang taong ka pa lang. Ngayon sasabihin mo, hindi sa Romano-Katoliko ang Biblia na yan. Eh, sino may-ari? Ikaw? Kaya mo. Mayroon pa nga ang kapatid noon na nagsasabi sa akin na kwento niya, sabi niya, ang INC daw ay matagumpay. So sabi ko, saan naging matagumpay? Ang INC. Gayong sabi ko, 500 years ng Bible. Sabi ko sa kanya, anong napalan niya? Maging mga taga-INC nga, eh namamatay din. Tignan mo, yung founder, ilang kaugpalit na yan. Ngunit, siguro tagumpay, kasi nga ang INC ay isa na itong negosyo. Negosyo? Bakit negosyo? Paanong negosyo? Unang-una, kasi sinabihin sa akin, paanong negosyo, hindi negosyo? Una pa lang, ang isang paniniwala, kung ito ay rehistrado, negosyo na. Eh, nag-rehistro eh. Ninamo. Kaya sa amin, mga kapatid ko, nagparehistro man noon ang Inay Conchita, Motherland Second Jerusalem Corporated, para lang malaman ng buong mundo na mayroong Motherland Second Jerusalem, or, ninamo, hindi pa handa noon, ihinanda na niya. Kaya buong mundo ngayon, alam nila na mayroong Motherland, Second Jerusalem. Ngunit diretso, hindi na ito na i-follow up, hindi na ito ulit na rehistro. Bakit ko sasabing hindi na ulit na rehistro? Mga kapatid ko, yung may hawak na rehistro, go on. Sabihin mo sa akin, o kahit isakdal mo pa ako ng pagsisinungaling, pakita mo, napatunayan mo na bago yung rehistro ng Motherland Second Jerusalem nang maniwala kami sa iyo. Puro ganyan yan, puro, kumbaga patunayan yan. Ngunit ang Motherland Second Jerusalem, mga kapatid ko, ay hindi na or hindi na po nairenyo. Anong rason, mga kapatid ko? Dahil ito ay hindi po negosyo. Hindi ito negosyo. Katulad sa inyo. Mayayaman, magagandang mga simbahan, kasi tagumpay ang negosyo niyo. Bakit kailangan kayo mag-alok? Para marami kayong mga kasama, marami kayong follower, na marami ang magdo-donate, marami ang magre-regalo. Mga kapatid, yun na yung the more the merrier. The more, the richer. Imagine mo, ganun po. So anyway, ito, mga kapatid ko, ang katuruan pong ito ay hindi po ito negosyo. So sabi, balikan ko, sabi niya sa akin, 100 something, hindi ko na maalala, 107 years yata. Anong pinagsasabi mo? Sabi niya, hindi, wala kang alam. 107 pa lamang ang INC. Kaya sagot ko sa kanya ganito. Bakit? Ano bang ginagamit nyo dyan? Hindi bang libro Biblia na 500 years na sa Pilipinas? O hindi nyo ginagamit ang libro Biblia? Ibig sabihin, no? Gumawa kayo ng sarili nyo lang. Gawa-gawa nyo lang. Hindi na po siya sumagot. So, ito ngayon, tinatanong mo yung basihan mo, sinabi sa lumang tipan na sinasabi mo, lalangin natin, ibig sabihin, may lumalang at lumalang pa na yan, siya pang lumalang ng araw. Ngayon, patunayan mo, kapatid ko, sinong lumalang sa araw? Ang Diyos, si Allah, si Yahweh, sino pa? Mga kapatid ko, paano nilikha ni Allah, ni Yahweh o ng Diyos ang araw? Matagal ko nang tinatanong yan. Matagal na. Paano nilikha? Sabi ko sa inyo, marami nang nag-block sa akin kasi yung tanong, kasi mayroong sinasabi. Ang tanong kasi, sinasagot mo ng tanong. Paano mo maiintindihan? Kailangan pag-anahin natin yung utak mo. Kaya nga ako nagtatanong. Sinasabi mo, ang Diyos, ang lamay ka sa araw. Ano nga ang Diyos? So sabi niya, bakit kasi ang tanong, sinasagot mo ng tanong?
Sabi mo eh, ang Diyos ang lumikas sa araw. Kaya tanungin ko muna sa'yo, ano ba ang Diyos? Mga kapatid ko, paano ba ang Diyos? Kaya kagaya niyan, yung kahoy, let's say, ano natin, yung kahoy, nalusaw na o nagunaw na yung kahoy. Bakit? Kasi kinain ng anay. Sinira ng anay. Ano ba yung anay? Insekto, kinain niya yung kahoy, kaya naubos. Diba? Ganon. Ngayon din, yung araw, sabi mo, yung araw is nilikha ng Diyos. Question muna, ano ang Diyos? No? Para patunayan mo, magpalo tayo. Susundan ko yung sinabi mo. Ang Diyos ang lumikha sa araw. Okay, hindi na iba, hindi tayo aalis doon. Yun yung topic mo, yun yung gusto mo, yun yung liwanagin natin. Una, bago natin pag-usapan, ano ang Diyos? Or ano ang Diyos na yan na lumikha sa araw? Kailangan tanungin. Sagutin mo muna yon para mapatunayan mo na yung Diyos na yan, yun yung lumikha ng araw. Hindi mo makilala yung Diyos. Paano mo sasabing nilikha niya yung araw? Paano mo mapapatunayan na yung araw ay yung Diyos ang lumikha sa araw? Kaya sabi po nila sa akin, ang tanong, sinasagot mo ng tanong. Hindi mo kasi naintindihan muna eh. Kagaya niyang isang usapan. Ito, binabalik ha. Punta tayo sandali muna sa future. Itong nagaganap ngayon. Present. And the present question. Ilan sa mga tanong is ganito. Okay lang po ba kayo? Na sinabi ni Bongbong Marcos na hindi sila hihingi ng tawad, no, sa mga nagawang kasalanan ng tatay niya. Yun yung mga tanong, no? Then lahat, almost ang tanong, inasa kanya yon. Kasi ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Yun yung mga tirada, no? Ang salita is ganito. Napatunayan nyo ba na yung ama is actually nagkasala? Hindi pa eh. Bakit dumadating na kayo sa salita kagad na yung kasalanan ng ama ay hindi pwedeng kasalanan din ng anak? No? Kasi kung nagnakaw yung anak, ay yung ama, ay hindi ibig sabihin nagnakaw din yung anak. E paano kung hindi nagnakaw yung anak? No? Pero doon kasi sa salita na kagad, parang kumbaga, sure na kayo talaga nagnakaw. Talaga nagkasala. Nakita nyo nagkasala. Nakita nyo nagnakaw. Hindi nyo naman nakita eh. Oh. E bakit kagad nag-jump na kayo sa conclusion na talagang may kasalanan? Bakit hindi nyo mapinanong? Totoo ba nagkasala? Ganun muna. Before kayo magsabi na ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak, huwag ka munang mag-ride dun sa conclusion na yan, na usapan na yan, kasi hindi mo pa alam eh. Kaya yan po yung mga bagay na hindi natin nauunawa ng maraming bagay. Amoyo DJ ti Ilocano ti Istoryana, no, kasano pa kamagana, sampitaw mitir. Oh, mayat ka, no, kwa, ang anya ti makulam, no, ang dumawa pang makawan ni Bongbong Marcos. Ang sagot, eh kasi po yung kasalanan ng ama, hindi naman pwedeng kasalanan ng anak. Napatunayan mo na ba? Tingnan mo, sinakyan mo na yung salita na wala kang alam kung saan nang galing, o anong kwento, kung ano talagang kwento yung salita. Kagaya po niyan ngayon. Sinasabi niyo sa akin na yung Diyos ang lumikha sa araw. Eh, hindi niyo nga maipaliwanag, hindi niyo nga mapatunayan yung Diyos. Ipakilala niyo muna yung Diyos, patunayan niyo muna yung pagka-Diyos ng Diyos bago kayo pumasok ulit at patunayan yung conclusion ninyo na yung Diyos ninyo ang lumikha sa araw. Which is na hanggang ngayon, hindi nyo pa po nasasagot. Ngayon, sa mga bagong mag-view ngayon, open kayo, sabihin nyo. Sagutin nyo. Ilathala nyo, mga kapatid ko, kung papaano na yan. Kaya yun doon ako nag-aano ulit kagad eh. Hindi ko sasabihin mali kayo at tama ako. At hindi ko rin sasabihin tama kayo at ako ang mali, hindi.
pag-usapan natin. Mga kapatid. Yung paniniwala mo na ang Diyos ang lumikha sa araw, okay, prove it. Patunayan mo. Mga kapatid ko. Yung sinasabi mo na kuro-kuro ko lang kami at kayo yung tama kasi kayo yung may hawak ng basihan, kayo may hawak ng libro Biblia. Ano kayang mas kapanipaniwala? Yung libro Biblia na basihan nyo o yung basihan ko na sasabihin ko sa iyo, langit, lupa at katawan ni Adan. Yun yung basihan ko. No? Kaya nga, doon bumabalot yung mga ganyang bagay na mga usapan noon. Yung mga usapan noon. Kasi wala pa pong nasasagot. Hanggang parang ano na, yung mga kapatid nga sa, pinapasok nga nila ako sa ano nila, sa mga, ano ba itong mga chatroom nila. Pero kung titignan po na ngayon, no? Yung mga ganyan, yung mga nagsisapagsawsaw, no? Sa mga post ko. Diretso yung salita. Mas lalo naman palang walang alam. Bakit kanyo? Walang magandang usapan na ipapasok. Walang magandang usapan, na sinisimulan. Meron yung nagpo-post dyan ng kung ano-ano. No? Gusto niyo lahat ko. May mga nagpo-post dyan ng picture niya na sinasabing, uy, gwapo ka rin pala, pero mukha kang bading. You know? Ganyan yung mga spiritual na pumasok sa mga post ko na nagdakdak ng kung ano-ano. Ano yun? Walang kadignidignidad na usapan. Walang kadignidignidad. Tignan niyo po kung ano yung level niyo. No? Hindi naman sa bagay na panunuksa or something. Itong si Perlas ng Silanganan, sinasakyan niya ngayon yung mga propesiya nitong Indian na sikat na nagpo-prophecy. Sinasakyan niya. Bakit? Kasi wala siyang ibang masabi. Mga kapatid ko, hanggang ngayon, hindi niyo mapatunayan yung jokes na sinasabi. Mga kapatid ko, hindi niyo mapatunayan. Ngayon, kaya nga sabi ko, bakit hanggang ngayon? Kasi marami pa nagsasabi nun yun. Parang awa mo na, sister. Tumigil ka na. Marami kang tao. Sabi niya, nalilinlangin. Lagi ko sinasagot. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko kayo lilinlangin dahil dati na kayong nalilya. Imagine mo, ito ngayon, isipin nyo ng maigi, realidad, praktikal na usapan. Bakit kayo nagdadasal? Para tulungan kayo ng Diyos, diba? Para ilayo kayo ng kapamakan. Ngunit, sa usapan, bakit ngayon? Paano at bakit pa kayo magdadasal, hihingi ng tulong, hihingi ng patnubay, hihingi ng gabay? Kayong ang Diyos din ninyo ang maghuhukom sa inyo. Di ba? Iniisip nyo ba yung salita o wala? O nagmamagaling lang kayo? O, imagine mo, 10 taon ang nabuga siya mag-aral. Tapos tatanggapin niya, lahat ng tao mamamatay. 10 taon ang doktor mag-aral. Dami niyang mga masteral. No? Manggagamot ang tao. Pagkatapos tatanggapin niya, lahat ng tao mamamatay. Eh, bakit mo ba gagamutin? Nagtatalino kayo, ah. Pero yung simple na usapan, mga kapatid ko, hindi po natin mapagkumpara. Hindi natin mapagkumpara. Ang katuruang ito, mga kapatid, ipinapakilala niya, sinasaysay niya kung papaano. Tunay kung ano yung nangyari. Kung ano ba talaga yung nangyari. Ano ba yung mga nangyayari. Ganun po yung usapan dito. Mga kapatid. So, being ano yung usapan dito, ano yung mga nangyayari dito, kaya nga sabi ko sa inyo, sabi mo ang araw, I will not going to say na, I will not hesitate yung salita mo, na yung Diyos eh, yung Diyos, ang lumikha ng araw, okay. Eh sabi ko, patunayan mo.
patunayan niyo po. Isa-isa niyo. Kasi ang patunay ko dito, mga kapatid ko, yung langit, yung lupa at katawan ni Allah. Sabi niya nga sa akin noon, yung mayroon pang nag-comment na sabi. Wala daw katotohanan yung sinasabi. Yung langit, yung lupa, wala katotohanan? Saan ka nakahapa? Sa lupa. Imagine mo, sasabi niya sa akin, puro kasinungalingan yung sinasabi mo. Sabi niya, uminto ka na. Puro mga kasinungalingan. Yung langit, kasinungalingan? Anong hinihingan mo? Yung lupa, kasinungalingan? Yung hininga mo, kasinungalingan? Yung katawan mo, kasinungalingan? Wala ka naman pala. Saan ka nang galing ko na? Di bakit ka nakakapagsalita? See? Ganun po yun. Mga kapatid. Kaya nga, alam nyo ngayon, ang katotohanan, no? Ang katotohanan po ay, kumbaga, ang katotohanan kasi sa napakatagal na panahon ay ginawang kasinungalingan. Kaya sabi ko nga sa inyo kahapon, sa taon na nagdaan, ang katotohanan ay naging kasinungalingan. At ang kasinungalingan ay naging katotohanan. Kaya nga sabi nga, on the history, minasulat, the ministry of plenty tells few. The ministry of truth tells lies. Ano to? Yung may kaalaman ng mga napakadadami, kagaya niyan, maraming kamatis. Ang re-report nila, konti lang ang kamatis. Yung katotohanan, mga kapatid ko, yung damit nung nagnakaw, pula. Ang i-report nila, walang nagnakaw. Ganyan. Si Adan na siyang katotohanan, ginawa ng kasalanan, naging kasinungalingan si Adan. Dahil, the ministry of truth reports the lie. And the lie, they reported the truth. Sa tagal ng panahon, nalugmok tayo sa pawang kasinungalingan. Pawang kasinungalingan. Nabuhay tayo sa pawang kasinungalingan, maging yung hininga natin. No? Patitibiyag tayo, iniulbukta kada tayo. Itinagok nila sa atin, at anong sinabi nila? Tayo ay, kumbaga tayo, nagkaroon yung salita kasi, buhay lang yan. Gayon sabi kanina nung sinundan ko nagsalita. Yung tao na matay, anong nawala? Yung espiritu. Yung kaluluwa. See? Ganun katindi yung kasinungalingan. No? Ganun katindi yung kasinungalingan na ibinigay nila sa atin, ipinakilala nila sa atin. Hindi buhay ang nawala, kundi kaluluwa at espiritu. Imagine. Maging ang katawan ay ipikinubli nila. Imagine mo. Yung hininga, yung katawan, ikinubli nila. Inulbuda, tinatayo. Kaya nga ipagsabihin mo, ang espiritu po ay ang katawan. Mati. Kasi hindi nila alam. Kagaya niya. Isa pa ah. Ang Diyos, sabi niya, ay espiritu. Ang tinatanong ko, ano bang espiritu? Ang espiritu ay Diyos. Ano nga ang Diyos? Ang Diyos ay espiritu. Paano nga naging Diyos yung espiritu? At paano naging espiritu yung Diyos? Sa ulang at sa utitawon ng Mustorya.
Ngayong palang kapanahunan na ito, mga kapatid ko, na mayroong kasing, or ngayon pala,